Pahirapan ang pag-apula sa sunog na sumiklab sa barangay San Antonio, Quezon City. Problema kasi ng ilang bumbero ang kakulangan sa tubig. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Rafi, sa mga sandali ito ay patuloy na nilalaman ng apoy ang ilang mga kabahayan dito sa naroroonan natin. At ayon nga sa nakuha nating impormasyon, bandang alas 10 ng umaga nang mag-umpisang sumiklab ang sunog dito sa may West Riverside, Barangay San Antonio, Quezon City, no? Hindi pa matiyak kung ano ang pinakapinagmula ng sunog, no? May mga nagsasabi na nagmula ito dun sa mga illegal settlers sa area. Yung iba naman sinasabi na nagsimula raw ito sa isang pagawaan ng sofa. Bagay naman rin namang itinanggi sa atin kanina na may-ari ng nasabing pagawaan. Sa mga sandaling ito ay patuloy na nababalot ng maitim na usok ang lugar, kung kaya't inaabisuhan ng mga taga rito na huwag munang lalapit sa area. Yung iba kasi ay nagpupumilit na makabalik para marahil ay maisalba ang anumang maisasalbang kagamitan. Samantala, dagdag pahirap pa rin sa mga bumbero ang kakulangan sa supply ng tubig. Mangyari kasi, Rafi, masikip ang kalsada sa lugar kung kaya't nahirapan makapasok ang mga truck ng bumbero. Kanina kami nakita tayo ay yung mga residente dito tulong-tulong na sa pagpuno ng tubig yung mga timba nila, no? At pasa-pasa para maikarga doon sa mga truck ng mga fire volunteer ng mabugahan itong mga nasusunog na bahay. Sa mga sandaling ito, gaya na nasabi natin, Rafi, patuloy na nilalaman ng apoy ang ilang mga residential na bahay dito at kabilang na yung kataming pabrika, no? At sa nakuha natin yung pinakahuling impormasyon, kung hindi tayo nagkakamali ay itinaas na sa Task Force o Task Force Alpha yung hudyat ng sunog, ano? Okay, kanina nasa 4th alarm, tapos biglang naging 5th, tapos ngayon nakatagal tayo impormasyon na Alpha na, no? I-verify natin yan. Pero yan ay galing mismo sa ilang mga volunteer na malapit dito sa atin sa area. Rafi? So Oscar, hindi pa kontrolado yung sunog? May posibilidad pa kayang kumalat pa yan? Wag naman sana, Oscar? Yes, Rafi, kung pagbabasihan natin yung alarma, no, medyo malayo pa ito, ma-under control, no, dahil nga tumatawag pa ito, yung pagtaas ng hudyat ng sunog, ibig sabihin lang nito ay tumatawag pa ito ng reinforcement sa iba pang mga kawini ng pamatay sunog. At kung pagbabasihan natin yung nakikita natin sa ngayon, eh medyo makapal-kapal pa yung usok. At least dito sa area na to, medyo makita natin na medyo puti na, no? Indikasyon na pamatay na yung mga sunog. Pero kung doon sa may bandang dulo pa, Rafi, ay makikita na medyo mas maitim-itim pa ang usok dyan. At kung hindi tayo nagkakamali, no, base sa ating experience sa pag-cover ng sunog, eh medyo matatagal-tagal pa konti bago ito maapula. Rafi? Oscar, may mga lugar ba dyan na apektado ngayon yung daloy ng trapiko at para maiwasan ang ating mga kababayan, Oscar? Well, Rafi, no, kung pagbabasihan ko yung nadaanan ko kanina, well, kanina pa yon papunta dito, kapansin-pansin na medyo masikip na yung area, no? I'd assume na lalo na ngayon, no, medyo matagal-tagal na rin tayo nandito sa may West Riverside. Itong particular itong kalsada kinaroroonan, hindi talaga ito madadaanan ng mga sakyan dahil puro fire truck na yung mga naririto. Maski nga yung mga residente, no, nandito na rin yung mga gawad ng Philippine National Police, pinagbabawalan sila na lumapit dito, particular yung mga bata, no, dahil talagang napakakapal pa ng usok. Tayo nga kanina, mayat-maya, lumalayo dahil mapanganib to sa ating kalusugan, no. Pero nakita natin, yan, may mga bata dito sa likuran natin, may mga residente, kumukuha pa ng videos. Pero kahina pa sila sinusuway ng mga kagawad ng pulis, no, at na nag-iikot para nga at least ma-safety sila. Pero sa kabila nito, Rafi, ay patuloy pa rin ang paglapit ng mga tao. Rafi? Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Oscar Oida.